mula sa bulwagang pamalitaan ng UNTV, si Monica Verrayo Tantoco at si Bernard Dadis. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. It was agreed and that the president would be issuing an executive order per the IATF recommendation to make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines with a few exceptions. Voluntaryong pagsusuot ng face mask sa indoor settings, papayagan na. Executive order para dito nakatakdang ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero all these are allegations as of now. So we have to verify, we have to vet. Kaya ongoing ho yung vetting at verification ko rin. Kapatid ng Umaroy middleman na si Cristito Palanya, nagbigay sa DOJ ng mga pangalan na sinasabing sangkot sa pagpatay kay Percy Lapid. He was called by the court actually to ask for some clarificatory questions relating to a motion before the court. Hindi na lang namin di-discuss, but the court felt it was important for Ms. Tanya to answer some questions. I think we can say naman relating to the security concerns. So abangan na lang siguro natin yung decision ni judge kung ililipat o hindi, kasi yun na lang naman po ang nangyari. Ikatlong testigo hindi nakarating sa bail hearing ni Bong Navarro. Musyon ng aktor na huwag mailipat sa BGMP. Inaasahang desisyonan ng korte. Malaking bahagi ng bansa magiging maulan sa weekend dahil sa paglapit ng isang sama ng panahon ayon sa PAGASA. Meron po ditong isa. Hindi na po muna namin papabiyahin ngayong araw kasi yung likod po niya defective tail light. Defective tail light po siya. So hindi po siya fit to travel po. Kaya inuhold po muna namin. Land Transportation Franchising and Regulatory Board maglalabas ng special permit para sa mga bus sa papalapit na long holiday. Ilang mga bus naman sa National Capital Region hindi na pinabiyahe matapos ang inspeksyon ng Land Transportation Office. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Papayagan na ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga indoor settings sa Pilipinas. Kaugnay nito ay maglalabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay luluwagan na rin ang pamahalaan ng health protocol para sa mga turista na darating sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, kailan ilalabas ang EO na ito? Yes, Monica, wala pang detalye kung kailan ilalabas ang executive order ni Pangulong Marcos Jr. kung saan magiging epektibo ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa indoor space. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang pagluluwag sa face mask mandate ang tinalakay nila sa cabinet meeting kaninang umaga. Dito ikinonsidera ni Pangulong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na luwagan na ang pagsusuot ng face mask sa saradong lugar o indoor settings. It was agreed and that the president would be issuing an executive order per the IATF recommendation to make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines with a few exceptions. Ngunit paglilinaw ng kalihim, required pa rin ang face mask sa public transportation, medical transportation at medical facilities. Hinihikayat din o highly encouraged na magsuot ng face mask ang mga hindi bakunado kontra COVID-19, gayon din ang mga may comorbidity at senior citizens. Luluwagan na rin ang COVID-19 health protocol na ipinatutupad sa mga dayuhan turista.
the requirement of pre-departure testing into the Philippines in the form of an RT-PCR would also be removed. In addition to this, as far as unvaccinated foreigners are concerned, they would henceforth be allowed entry into the Philippines with only the requirement of presenting an antigen test 24 hours taken before departure, or an option of taking an antigen test upon arrival into the Philippines. Papalitan na rin ng e-arrival platform ang One Health Pass na mula sa 20 katanungan ay ibababa sa 10 tourism-related questions na lamang. Ayon kay Secretary Frasco, layunin ng hakbang na ito ni Pangulong Marcos Jr. na tuluyang makabangon ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan na rin ng pagpapalakas ng turismo. Nais din ng Pangulo na makasabay na ang Pilipinas sa pagpapaluwag ng restrictions ng mga bansa sa Southeast Asia. In the end, we simply cannot go on in a pandemic perspective because we have to give our country an opportunity to thrive while maintaining basic health protocols on one hand and safeguarding and protecting livelihood and the economy on the other. And this is the reason why the new variant is being managed by the DOH. Ayon pa sa Tourism Secretary, tinalakay rin naman nila sa nakaraang IATF meeting ang ukol sa banta ng bagong variant ng COVID-19 na naiulat nga na mas nakakahawa. Maging itong timing nga sa pagluluwag ng face mask mandate kung saan undas na at bare months. Pinag-aralan niya itong mabuti at ito na nga ang naging desisyon ng Pangulo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Marika. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Binigyang diin ng World Health Organization na kailangan pa rin manatiling maingat ang publiko sa COVID-19 at influenza. Kasunod ito ng pagtaas ng mga kaso sa Europe, bunsod pa rin ng papasok na winter season. Kaya naman, hinihikayat ni WHO Europe Director Hans Klug ang mamamayan na magpabakuna na. Sa ngayon, itinuturing na muli bilang sentro ng COVID-19 ang 53 bansa sa European region kasama ang ilang bansa sa Central Asia. This is not a time to relax. Vaccination remains one of our most effective tools against both flu and COVID-19. Napili na bilang susunod na Prime Minister ng United Kingdom si dating Finance Minister Rishi Sunak. Papalitan ni Sunak ang itinuturing na shortest-serving leader sa kasaysayan ng Britanya na si Liz Truss. Nananawagan naman ito ng katatagan para sa bansa. Ito ang balita ni Be Privado. Kinumpirma na ni Sir Graham Brady, chairman ng 1922 Committee, na ang susunod na Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Conservative Party ay ang dating British Chancellor of the Exchequer, Rishi Sunak. Ito ay matapos mag-back out si former Prime Minister Boris Johnson kagabi at Common Leader Penny Mordaunt ilang minuto bago isara ang deadline for Tory leadership kaninang alas 2 ng hapon UK time. Isa si Rishi sa nakatunggali ni incumbent Prime Minister Liz Truss sa nakaraang Tory contest noong Setyembre. Gayunman, nagbitiw ito sa pwesto matapos ang 6 na linggong paninilbihan dahil sa kontrobersyal na mini-budget proposal na nagpagbagsak sa UK economy. Sinalubong na masigabong palakpakan ang pagdating ni Rishi Sunak ng mga kapwa mambabatas upang magbigay ng kanyang mensahe pagkatapos lumabas ng resulta. Si Rishi Sunak ang kauna-unahang British Asian Prime Minister sa kasaysayan ng United Kingdom. Sa edad na 42, siya ang maituturing na pinakabatang UK minister sa loob ng mahigit 2 siglo. Nagpahayag naman ng buong pagsuporta sina Prime Minister Liz Truss, Boris Johnson at iba pang lawmakers sa susunod na highest-ranking official ng UK government. Samantala, iginigiit pa rin ng Labour Party, Liberal Democrats, Scottish National Party at Green Party na magpatawag ng general election upang ipaubaya sa mamamayan ang pagpipili ng susunod na UK Prime Minister. Bay Privado, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Binati ng iba't ibang world leaders si Rishi Sunak bilang bagong British Prime Minister. Ayon kay United States President Joe Biden, isa itong groundbreaking milestone para sa United Kingdom. Sinabi naman ni European Council President Charles Michel na ang pagtutulungan ang tanging paraan upang harapin ang mga karaniwang hamon at ang pagdadala ng katatagan ay susi sa pagtatagumpay ng mga ito. Sa kanyang tweet, sinabi naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi na inaasahan niya ang pakikipagtulungan kay Sunak sa mga issue at pagpapatupad ng Roadmap 2030. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na nagbigay ng pangalan ng mga sangkot sa krimen ang kapatid ng umano'y middleman na si Cristito Palanya. Ngunit tumanggi ang DOJ na banggitin kung sino-sino ang mga ito hanggat biniberipika pa nila. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I can't give that information, but there were names that were named. Nakapagpadala pa ng mensahe si Cristito Villamor Palanya o June Globa Villamor sa kanyang kapatid bago ito mamatay sa loob ng New Bilibid Prison. Nakasaad umano sa mensahe kung sino-sino ang sangkot at kung saan galing ang utos kaugnay sa pagpapatay kay Percy Lapid. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, may mga binanggit itong pangalan ngunit tumanggi itong ilahad sa publiko. Diba? Pero all these are allegations as of now. So we have to verify, we have to vet. Kaya ongoing ho yung vetting at verification ho that. Bunsod ng kinakaharap na peligro sa buhay, kinumpirma din ng DOJ na isinailalim na ito sa Witness Protection Program. Nakita na yung information nga relevant dun sa kaso natin, dun sa pagpatay ng kapatid niya. And agad-agad namin na tinawag yung Witness Protection para sila din ay gumawa ng isang interview doon sa witness natin. At yung ano naman nun, yung purpose naman nun, ay tignan natin kung yung risk doon sa buhay niya ay mataas. So nakita naman na meron nga ang risk doon sa buhay niya. So agad naming pinasok sa Witness Protection Program and dinala agad siya doon sa temporary shelter. Ang Special Investigation Task Force sinabing malaking tulong ang mga naging pahayag ng kapatid ni Cristito. Ngunit kailangan anayang kunan ito ng sinumpaang salaysay upang magamit na ebidensya ang mga naging pahayag nito. So tayo po sa SIPG ay hinahanap po natin siya at nalaman natin na sa DOJ siya. So gagawa po tayo ng komunikasyon po sa DOJ na payagan po tayo na makunan po ng ating mga investigador ang affidavit itong kapatid po ni Villamor. At nang sa ganun po ay maisama natin ito bilang supplemental evidences. Sinabi din ni Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Osorin Jr. na nais nilang isailalim sa forensic examination ang cellular phone ng kapatid ni Cristito upang magamit din bilang ebidensya at matuntun ang nasa likod ng krimen. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsalita na si Suspended Bureau of Corrections Director Gerald Bantag sa issue ng pagdadawit sa kanya sa Percy Lapid killing. Sa isang radio interview, sinabi ni Bantag na posibleng ang kanya mga nasasagasaang kriminal gaya ng drug lords ang nasa likod ng issue. Itinanggi rin niya ang lahat ng paratang sa kanya ng mamamahayag sa mga nagdaang episode ng programa nito. Patuloy sa pagbaba ang nangyayaring krimen sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Osorin Jr., bumaba ang index crime o ang tinatawag na 8 focus crime ng 11.98% kumpara noong buwan ng Agosto. Ang 8 focus crime ay ang rape, physical injuries, homicide, murder, theft, robbery, motorcycle carjacking at motor vehicle carjacking. Base sa tala ng PNP, mayroong 3,056 na krimen ang nangyari sa bansa noong Agosto, habang nasa 2,690 lamang noong Setyembre.
bumaba ng 5.96% o 102 krimen sa Luzon. 10.24% o 67 incident naman ang ibinaba sa Visayas, habang nasa 28.47% o 197 na insidente naman ang ibinaba sa Mindanao. Kaugnay nito, umaasang PNP na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng krimen sa bansa hanggang sa matapos ang taon. We remain optimistic that this downward trend of crime will prevail until the holiday season in December onwards to the new year, when maximum deployment of police and security personnel is expected in anticipation of increased public activity. Itinuloy kanina ang pagdinig sa petisyon ni Vong Navarro na makapagpiyansa. Ngunit hindi nakarating ang ikatlong testigo na ipipresenta sana ng prosekusyon. Samantala, inaasahang maglalabas na ng desisyon ang korte sa hiling ni Navarro na huwag siyang ilipat ng kulungan. Ito ang balita ni Dante Amento. Today, our supposed witness, no, galing sa out of town, galing probinsya, so hindi nakarating yung ating testigos. Maagang natapos kanina ang ikatlong pagdinig sa petisyon ng aktor na si Vong Navarro na makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Hindi kasi dumating ang testigo na nakatakdang ipresinta sana ng kampo ni Denise Cornejo unang prosekusyon. Hindi sila handa kasi wala yung witness nila. So, na-waive yung presentation ni Ms. Ana Roma. So they have only two witnesses to present. Mr. Jed Fernandez and Ms. Denise Cornejo. This will be on November 7 and November 10. Pagkatapos nung tapos na tayo. Ayon sa abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga, si Denise ang pinakaaabangan nilang witness na isasalang sa cross-examination. Samantalang binanggit din ni Attorney Calleja na natalakay kanina ang musyon ni Navarro na huwag siyang ilipat sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dahil sa pag-anib sa kanyang buhay. So abangan na lang siguro natin yung desisyon ni Judge kung ililipat o hindi, kasi yun na lang naman po ang nangyari. Humarap din kanina sa korte ang asawa ni Navarro na si Tanya para magbigay linaw hinggil sa sinasabing banta sa buhay ng kanyang asawa. She was called by the court actually to ask for some clarificatory questions relating to a motion before the court. Hindi na lang namin di-discuss, but the court felt it was important for Ms. Tanya to answer some questions. I think we can say naman relating to the security concerns. Naniniwala ang kampo ni Navarro bagamat matagal-tagal pa ang kanilang paghihintay, pero may nakikita anya silang liwanag na mapagbibigyan ang hiling nitong makapagpiyansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaga. Malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng mga pag-ulan. Bukod sa low pressure area na binabantayan ng PAGASA, ay may ibang weather system na nakakaapekto sa bansa. At live mula sa UNTV Weather Center, si Ray Pilayo. Ray, nasa na ba itong LPA at may posibilidad ba na maging bagyo ito? Bernard, dahil sa PAGASA kaninang alas 3 ng hapon na mataan itong low pressure area dyan sa may 815 kilometers sa may silangan yan ng Eastern Visayas. At ayon sa PAGASA, malaki pa rin ang possibility na ito ay maging bagyo sa mga susunod na oras o maaaring sa mga susunod na araw. Pero doon sa sinasabi ng PAGASA, yung pinaka-trough o extension nito, makikita natin doon sa satellite na kuha ng PAGASA, yung pinaka-buntot nitong low pressure area, nakaka-apekto na sa ilang lugar sa ating bansa, particular dito sa may area ng Visayas, kasama na rin yung area ng Palawan, at maging yung malaking bahagi ng Mindanao. Yung ulap na yan, nakikita natin magpapaulan yan, dyan sa mga lugar na yan. At bukod dito sa low pressure area, meron ding epekto itong tinatawag naman natin na shear line. Ano po ba yung shear line? Nakikita nyo itong guhit po na ito, yan po'y ulap na nakaka-apekto po ngayon, umaabot dito sa ating bansa. Ito po ay malamig na hangin, yung galing naman sa silangan, mainit. So nagkakaroon po, merong nabubuong ulap dyan, umaabot dito sa may malaking bahagi ng Central Luzon,
sa Metro Manila at maging sa Southern Luzon, except dito sa may area po ng Palawan. So makakaranas po ngayon ng mga pag-ulan pa rin dyan. At kagaya na na-experience natin dito sa Metro Manila, ay nakakaranas po tayo ng ulan mula pa po kaninang tanghali. Bukod po dyan, meron tayong tinatawag na amihan o yung Northeast Monsoon. Nakaka-apekto naman dito po sa may Northern Luzon. Malaking bahagi ng Northern Luzon ay makakaranas ng mga pag-ulan. Yung Ilocos Region, yung Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Cagayan Valley. Sa mga maglalayag po, matataas sa mga pag-alon dyan sa mga baybayin po na yan ng Batanes at yung Northern Seaboard ng Northern Luzon, ang dito sa may Eastern Seaboard ng Northern Luzon, yung Aurora, hanggang dito po sa may Quezon, posible pong umabot sa 5.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Delikado po yan para sa mga maliit na sakyang pandagat at yung sakyang pangisda po ng ating mga kasangbahay po dyan. So itong pinapakita ngayon ng simulation ng windy.com, makikita natin sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw, posible nga na dumikit itong LPA nito at maging isang bagyo, dadaan yan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at posible na ito ay dumikit dito sa may bahagi ng Batanes area. Yan ngayon yung track na ipinakikita niya na posibleng daanan itong bagyo o LPA pa sa ngayon. Ano? Pero kung ito ay magiging bagyo, papangalanan itong Paeng at ito yung panglabing-anim na bagyo na kung sakasakali mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. Bernard? Ray, batay dyan sa nabanggit mo na forecast track o dadaanan ng bagyo, ay ito ba kailan posible, anong araw maramdaman o maging bagyo? At ang kasunod kasi diyang tanong, pag naging bagyo ito, ay posibleng magkaroon ng signal warning sa ilang lugar dahil alam naman natin maraming nagbabalak bumiyahe ngayon, lalo na sa long weekend. Yes, Bernard, no, makikita natin most probably mga Wednesday and Thursday yung pagdikit nitong sama ng panahon na ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas at maging dito sa may hanggang Monday and next week. O yung position niya kanina dito sa may bahagi silangan ng Batanes, yun ay araw na yan ng Linggo o Lunes. Yan yung magiging position niya. So makikita natin habang lumalapit sa bansa itong sama ng panahon nito, lumalakas naman yung Northeast Monsoon. Yan, yung kulay mamula-mula na yan, ibig sabihin yan, yan yung ating amihan, lumalakas at may dalayang ulan. So expect talaga natin itong weekend, Thursday, Friday, Saturday, Sunday hanggang Monday, yan yung position niya. Monday yan, ibig sabihin makakaranas talaga tayo ng maulang panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon at yung eastern section ng Visayas o yung eastern Visayas. Habang dumadaan, binabaybay nitong sama ng panahon nito, itong silangang bahagi ng aming bansa, Bernard. Ray, ito bang forecast na ibinigay ng PAGASA? Maaari ba itong mabago at posibleng magkaroon ng senaryo na maglandfall itong LPA na posibleng maging bagyo? Yes, Bernard. No, ang sinasabi ng PAGASA, pag nag-intensify o lumakas na sa isang tropical depression, yung pinakabababang kategorya ng bagyo, doon pa lamang sila makapagbibigay talaga kung ano yung track na posibleng daanan. Pero itong model na ito, isa rin naman sa pinagbabatain ito na nakuha natin dyan sa may windy.com, isang international met agency ang nag-provide yan, na ang most probably, ang dadaanan talaga nito, itong silangang bahagi ng ating bansa. Yung landfall scenario, titingnan natin sa mga susunod na araw yung official na ilalabas ng PAGASA kung track kung ito ba ay maaaring maglandfall sa ating bansa. Meron kasing tinitingnan din, Bernard, kung lalakas itong high pressure area dito, maaaring itulak niya pasubsob dito sa ating bansa itong sama ng panahon na ito, or kung meron din naman dito sa banda dito na high pressure area na pipigil para ito ay talagang tumawid dito sa ating bansa. Yan yung mga inaabangan natin. Marami pang pwede na makaapekto dito sa weather system na ito, Bernard. Maraming salamat, Ray Pinayo, live mula sa UNTV Weather Center. Muli pa rin binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask. Ngunit kung gagawin na itong voluntaryo maging sa indoor settings, pinapayuhan ng publiko na iba yung pag-iingat pa rin ang gawin. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ang reaksyon ng pangunahing Department
departamento, lalo na Department of Health, kaugnay sa ilalabas na kautusan ito ng Pangulo na voluntary use of face mask dito nga sa indoor setting. Asher. Bernard, patuloy pa rin hinihimok ng Department of Health ang publiko na magsuot ng face mask sa mga indoor at outdoor settings. Ito ay kahit papayagan na rin ang voluntaryong pagsusuot nito sa mga indoor setting alinsunod sa ilalabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DOH, ang EO ay magsisilbing gabay lang sa bawat individual na magdesisyon kung ano ang makabubuti para sa kanilang sarili. Ngunit dapat ay alamin ng bawat isa ang banta ng sakit sa sarili, lalo pat papalapit na ang Undas at holiday season. Clear sa amin that we want to continue encouraging people, no? Parang hindi kayo pinagbabawal na mag-wear ng mask. There is also a process, no, for decisions to be made, and we are part of an entire task force. Para naman sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, dapat ay manatili pa rin ang pagsusuot ng face mask sa indoor settings. Whatever it is, whether it's COVID, flu, or other airborne diseases, nakakatulong talaga itong wearing of mask. Para naman sa Octa Research Group, napapanahon na rin ang optional na pagsusuot ng face mask dahil ginagawa na rin ito sa ibang bansa. May mga proteksyon na rin naman ang karamihan sa mga mamamayan mula sa bakuna, kabilang na ang pagkakaroon ng booster shots. So ito yung direction na in the rest of the world, although hindi pa naman nalilift yung or hindi pa na-declare na endemic ng World Health Organization, nasa pagtanggap ng mga kababayan natin. At I think ayan yung sinasabi ng ating Pangulo na mukhang tanggap na ng mga kababayan natin na andiyan yung virus, pero pwede na tayong mamuhay na normal, hindi na natin kailangan matakot. Pabor naman ng Philippine Hotel Owners Association Incorporated sa pagbayad sa voluntary use of mask kabilang na sa kanilang mga establishmento. In general, I think what is important here is that we assure our clients that the minimum public health standards are being followed. That's the important thing. And on our part, you know, on the side of the hotel, that is the, you know, assurance that we can provide our guests, you know, that we will always adhere to the highest standards, you know, when it comes to hygiene and sanitation. Dagdag kita naman ito sa ekonomiya para sa ilang supermarket owners. Ngunit ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, uublagyahin pa rin nila ang kanilang mga tauhan na magsuot ng face mask. Now, we at the retail sector would appreciate that, of course, so that there'll be more people out that the money will be moving around the economy. However, we are also encouraging people to still wear their masks. Lalo na sa lugar na medyo maraming tao, which is inside the supermarket. Maging ang ilang mamimili sa supermarkets, hindi pa rin handa na magtanggal ng face mask sa mga indoor setting. Kahit hindi na mandatory, mas gusto ko pa rin nagsusuot kasi mas ano pa rin eh. Nandun pa rin yung takot ko eh. Kaya para sa kalusugan ko rin, ganun. Mabuti na yung nag-iingat. Para sa akin, mas okay pa rin magsuot ng face mask para maprotektahan pa rin yung sarili natin. Bernard, nagpaalala rin ang DOH sa publiko na mainam na panlaban sa COVID-19. Ang pagbabakuna, ang pagsusuot ng face mask, physical distancing, maayos na bentilasyon, sanitasyon at pag-aalaga sa kalusugan. At kung mas maraming proteksyon, ay mas marami rin o mas makaiiwas rin sa mga sakit. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Caloocan City.
Sumuot sa higit 600 bus or bus units ang nag-a-apply na special permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magsisilbing augmentation sa inaasahang bulto ng mga pasaherong bibiyahe ngayong long holiday. Ayon sa LTFRB, ilalabas nila ang special permit sa darating na Biyernes. Ito ang balita ni Joanna. Nagbigay po tayo ang board po, nag-open ng application para po doon sa special permit para doon sa out of line para po madagdagan yung mga kalimitan ng mga ruta natin natakbuhan pagka ganitong mga okasyon para po ma-augment yung ating mga pasahero. Upang masiguro na magkakaroon ng sapat na bilang ng mga bus na babiyahe ngayong long holiday, mag-i-issue ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga out-of-line buses na bibiyahe sa mga probinsya. Ayon sa LTFRB, nasa higit 600 bus unit ang nag-apply ng special permit na kanilang ilalabas sa darating na Biyernes, October 28. All set na rin ang gagawing paglalagay ng mga one-stop shop sa mga transport terminal kung saan maaaring dumulog ang mga pasahero sakaling mayroong problema sa kanilang mga pagbiyahe. Katuwang dito ng LTFRB ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng LTO, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang transport agencies. Ilalagay ang mga one-stop shop sa malalaking bus terminal sa Quezon City, Pasay, Manila, Buendia at Caloocan City. Mayroon tayong interagency coordination. Lahat po ng ito ay magkakaroon ng presence ang ating mga agencies nito kasama na po ang LTFRB sa mga terminals just to make sure, una, kung yung mga sasakay na tatakbo ay kahit paano ay kompleto ng mga dokumento at yung kanila pong mga sasakay ay handa at wala pong depekto na nakikita natin at kasama na rin po yung health protocol enforcement pa bago po sila bumiyahe papunta po sa kanilang destinasyon. Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng LTFRB ang hiling ng ilang transport groups na magpatupad ng surge fee sa mga pampasaherong jeep tuwing rush hour. Paliwanag ng LTFRB, ito pa lamang ang unang pagkakataon na may humiling ng surge fee sa ibang uri ng public transportation dahil karaniwan lamang itong sinisingil sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Kasi alam po natin na ang surge ay naka-apply lang po doon sa ating mga TNVS na gumagamit po ng technology. So kung ito po ay gagamitin din ho sa ating mga other modes na katulad ng jeepney or modern jeep or buses, kailangan nito ng masusing pag-aaral ng ating opisina tititingnan nito kung paano ito ma-implement. Ngayong araw, nagpatupad naman ang rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng oil price hike. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nag-iikot ang mobile forces ng Land Transportation Office upang mag-inspeksyon sa iba't ibang terminal ng bus bilang bahagi ng offline biyahe ayos ngayong long holiday. Sa Araneta Bus Terminal, ilang mga bus ang hindi pinayagang makabiyahe matapos makitaan ng mga depekto. Ito ang balita ni JP Nunez. Meron po ditong isa. Hindi na po muna namin papabiyahin ngayong araw kasi yung likod po niya, defective tail light po siya. So hindi po siya fit to travel po. Kaya inuhold po muna namin. Tatlong provincial bus sa mga terminal sa Metro Manila ang hindi na pinayagang bumiyahe ng Land Transportation Office. Kabilang na dito ang isa mula sa Araneta Bus Terminal at isa pang bus sa terminal sa Maynila. Ilan sa mga dahilan kung bakit pinigilan na ang mga ito na bumiyahe ay dahil sa depektibong mga ilaw, kawalan ng seatbelt, PWD sticker at no smoking sign. Ngunit nilinaw ng Special Legal Assistant ng LTO na si Attorney Alex Abaton na hindi muna sila mag-i-issue ng ticket sa ngayon at walang bus na may impound sa kanilang inspeksyon. Hindi natin papabiyahin pero hindi naman natin sila uulihin. Ang tutok natin dito is that more of remedial. Kasi halimbawa, defective light, ang gusto lang natin doon, ipaayos yung ilaw para may allow natin na makapagbiyahe.
Layon lamang anya ng ginawa nilang inspeksyon na masigurong nasa tamang kondisyon ang mga bus na tutungo sa mga probinsya. Ayon sa LTO, pagkatapos na ng long holiday, sila muling mag-i-issue ng ticket sa mga violators sa mga bus terminal. Ang gagawin natin diyan after na po ng undas, no? Ang habol natin dito, magkaroon tayo ng sapat na sasakyan na magagamit ng ating mga kababayan. Sa Metro Manila, 16 na mobile forces ng LTO ang nag-iikot sa mga bus terminal upang mag-inspeksyon. Tinitingnan ng mga ito kung pasok nga sa pamantayan ang bus upang makabiyahe, gayon din ang sapat na mga dokumento nito, maging ang valid na driver's license ng mga tsuper. Ilan sa mga terminal na naikot na ng LTO sa NCR ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Araneta Bus Terminal, Baliwag Transit Terminal sa Caloocan at Manila Bus Terminal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ililipat na simula bukas ang mga provincial bus mula sa Araneta Bus Terminal patungo sa Araneta City Bus Port. Ito ay matatagpuan sa lower ground floor ng Manhattan Heights Tower D sa Romulo Avenue sa Araneta na malapit sa Ali Mall. Available dito ang mga ruta mula Quezon City, tungong Pampanga, Laguna at Batangas. Habang ang Araneta City Bus Terminal naman, mananatili pa rin sa mga city buses at pampublikong jeep. Ilang panukalang batas gaya ng suspensyon sa pangongolekta ng bayad sa student loans tuwing kalamidad o state of emergency ang inaprubahan ng komite sa Senado. Suportado naman ito ng grupo ng mga pribadong paaralan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Usually po, the promissory notes, those are for those who cannot pay their tuition on time. And if ever there will be in-house loan programs for schools, it is covered by a separate student loan agreement. Inaprubahan ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education ang panukalang batas na magtatakda ng moratorium sa pangongolekta ng student loans tuwing may kalamidad. Walang naging pagtutol dito ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Ngunit humingi sila ng paglilinaw kung kasama ang promissory notes sa magiging moratorium. Ayon kay COCOPEA Managing Director Joseph Estrada, makaapekto ito sa magiging operasyon ng mga pribadong paaralan na hirap din sa oras ng sakuna gaya ng pandemya. For private higher education institutions, this will paralyze operations of private higher education institutions, especially during times of pandemic or calamities where they also need to support the salaries and compensation of its employees and the operation of these schools. Wala ring pagtutol sa panukalang batas ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFEST. Ayon kay UNIFEST Executive Director Ryan Esteves, hindi pa nila ipinatutupad ang student loan program. Nilinaw ni Senator Francis Escudero na tanging ang moratorium sa pagbabayad sa student loan program ang sasaklawin ng batas. It does not cover, and let it appear in the record, that the bill will not cover promissory notes. This will only cover the student loan program and postponements of payments or moratorium in the payment of the student loan program. Iminungkahi rin ni Senator Escudero na tanggalin sa panukala ang Section 7 na nagtatakda na gawing retroactive ang aplikasyon ng batas kung saan kasama sa moratorium ang mga naapektuhang estudyante ng State of Public Health Emergency dahil sa COVID-19 pandemic. Sa ilalim ng panukalang batas, ihihinto ang koleksyon ng bayad sa student loans kapag isinailalim ang bansa sa state of emergency o state of calamity ng Pangulo o mga lokal na pamahalaan. Tatagal din ang moratorium ng 30 araw sa oras na alisin na ang naturang state of calamity or emergency. Sakaling maging batas, sakop nito ang state universities and colleges, local universities and colleges, mga pribadong kolehiyo at private and public technical vocational institutions. Samantala, lusot na rin sa Senate panel ang panukalang batas na layong gawing libre ang entrance exam sa kolehiyo ng mga deserving o karapat-dapat na mga estudyante. Inaprubahan ng Kamara ang House Bill 5001 o ang Free College Entrance Examination Act noong nakaraang buwan na layong imandato sa lahat ng pribadong higher education institutions
institutions na gawing libre ang entrance exam ng mga mahihirap na high school students na kasama sa top 10% ng kanilang graduating class. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi nila pinapalitan ang mga nakasaad sa kasaysayan. Sa kanyang inilabas na pahayag, sinabi nito na wala sa kanilang mandato na baguhin o sirain ang integridad nito. Sinabi ng pangalawang pangulo na baka ilang beses na ring itinanggi ng kagawaran sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa na may ginagawa silang rebranding o historical revision. Binigyan din nito na ang katagang bagong lipunan ay nakasaad at ginagamit na sa aklat ng DepEd mula pa noong 2000. Nanawagan ng isang grupo ng mga nag-aalaga ng baboy na madaliin na ng pamahalaan ang pagtatayo ng pasilidad sa mga pantalan sa bansa para masuri ang mga inaangkat na baboy. Mas mabilis ang nilang makokontrol ang paglaganap ng African swine fever at hindi na kailangang habulin ang kargamento sa mga bodega o palengke. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Medyo makulit na po kami, yung first border po. Yun lang po, kapag meron po yung first border, at least yung 50% ng sakit ng ulo namin kahit papano matatanggal na. Support pa lamang ay magkakaroon na ng inspeksyon kung kontaminado ba ng sakit ang mga inangkat na karne o produktong baboy. Ito ang tinatawag na first border inspection kung saan may mga nakatayo ng pasilidad kasama na ang mga makina na susuri sa mga container van. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, sa Pilipinas lang walang first border inspection. Pag lumabas po ng first border yon, napakahirap na po para sa atin para mag-inspect sa second border kasi po nasa mga warehouses na po yan, second border, o baka nandun na po yan sa mga papuntang mga consumer. So it's really hard for the BAI or even the NMIS to inspect. Noong 2019 ay nakapasok ang African swine fever sa bansa kung saan mahigit sa 2 milyon ang nabawas sa populasyon ng baboy sa bansa. Ayon kay Ginoong Chester Tan na siyang chairman ng grupo, may 2.5 billion pesos ng pondo para sa pagpapatayo ng pasilidad sa first border inspection sa 5 pantalan sa bansa. Sa ngayong anya ay mabilis nang makontrol ang ASF at sa katunayan ay nadagdagan na ng 500,000 ang populasyon ng baboy ngayong taon, kaya't umabot na ito sa 10 milyon. We have a brighter side, no? Nakikita natin na umi-increase na, lalo po dito sa Luzon, marami na pong nagre-repop, dahan-dahan po. Isa sa pinakamalaking supplier ng baboy ang Western Visayas na mahigit 2 taon ding walang naitalang kaso ng ASF, maliban na lamang kamakailan sa 2 bayan ng Iloilo. Pero ayon kay Tan, marami pang maaaring mapagkunan ng supply ng baboy sa ibang lalawigan at maging ang mga naapektuhan ng ASF ay nakapag-aalaga na rin ngayon. Not the whole Iloilo are affected. There are isolated case inside Iloilo. Remember, yung Western Visayas or the Region 6, marami po ang nakasakop dyan. Hiling din ng grupo na sana ay maglagay muli ng pondo ang gobyerno para mabigyan ng financial assistance ang mga nag-aalaga ng baboy na tatamaan ng ASF. Sa ngayon ay hinihintay pa ng UNTV ang panig ng Department of Agriculture hinggil sa issue ng ASF. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa kalahati ng bilang ng mga miyembro ng Social Security System ang hindi regular na nagbabayad ng kanilang contributions. Kaya naman hinihikayat ang mga ito ng SSS na magbayad para makakuha ng mas malaking benepisyo. Ito ang balita nila Lay Moreno. Kung makakapaghulog tayo, mas malaking benepisyo po ang tatanggapin natin pagdating ng araw. Marami na rin sana ang bilang ng mga Pilipinong miyembro ng Social Security System o SSS
pero halos kalahati sa mga ito ang inactive o hindi regular na nakakapagbayad ng kanilang buwan ng kontribusyon. Ayon kay Fernan Nicolas, ang acting head ng SSS Public Affairs and Special Events Division, sa 41 million na Filipino members, 16 million lang dito ang active payers. Ibig sabihin, 25 million na SSS members ang inactive. Karamihan sa mga inactive ay ang mga natanggal sa trabaho at wala nang kakayanang magbigay ng monthly contribution. Kaya po ini-encourage natin yung mga miyembro natin na separated sa trabaho at may kakayahan ng mga magbayad, pwede po tayong magpatuloy ng pagiging miyembro ng SSS sa pamamagitan ng ating voluntary payment program. Kapag mataas ang SSS contribution o matagal nang nakakapaghulog, malaki rin ang matatanggap na benepisyo mula sa ahensya. Tulad na lamang ng sickness, maternity, disability, retirement, death, funeral, unemployment benefits at employees compensation program. Maliban dito, maaari ring mag-avail ng loan sa ahensya tulad ng short-term loan, salary loan, calamity loan at emergency loan. Samantala, pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga employer na siguraduhing binabayaran nila ang benepisyo ng kanilang mga empleyado dahil patuloy ang ginagawa nilang kampanya laban sa mga hindi nagbabayad ng kontribusyon sa ilalim ng Run After Contribution Evaders Program. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos dalawang taon ding hindi makalabas ng bahay ang karamihan sa ating mga kababayan dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil dito, mas lalong dumalas ang paggamit ng gadget upang manood ng mga palabas o maglaro ng video games at nagkukulang na sa pag-eersisyo. Ngunit ayon sa World Health Organization, maaaring maging sanhi ng obesity at iba pang sakit ang kakulangan sa physical activity, lalo na sa mga kabataan. Ito ang balita ni Aileen Cerrito. Dahil wala tayo kasing face-to-face classes, nahumaling ang mga bata sa mga games, no? Nakikita natin yung games nila sa social media. Nakikita nila using their gadgets, their tablets and all, no? Kaya sila po ay napupuyat. Sa 2020 report ng World Health Organization, 81% ng mga kabataan sa buong mundo ang physically inactive. Sa ulat naman noong 2019, mahigit 90% ng mga kabataan sa Pilipinas ang kulang sa ehersisyo. Pumapangalawa ang Pilipinas sa may pinakamaraming physically inactive adolescents sa mundo, pangalawa sa South Korea. Paliwanag ng physician at healthcare reform advocate na si Dr. Anthony Liechon, dahil bihira nang lumabas ang mga kabataan, ang paggamit na lamang ng gadget ang kanilang ginagawang libangan. Kulang din anya sa mga parke, bike lane at iba pang lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo ang mga ito. Babala ni Dr. Liechon, posibleng maging obese ang isang kabataan kung madalas itong magpuyat dahil sa paggamit ng gadget nang walang ehersisyong ginagawa. Pag mapupuyat ka, tumataba din ang pasyente, may malaking correlation pagka ang pasyente puyat at hindi nakakatulog. Kasi ang tendency mo, matagal ka rin nakaupo tapos di ka kumakain ka pa. Hindi rin madalas mag-ehersisyo ang ilan sa ating mga kababayan. Anila, physical activity na ang pagtatrabaho at pagbiyahe. Hindi po. Sa mga araw-araw ko po ginagawa tulad po ng mga gawaing bahay and syempre po pag umaalis, halimbawa nagbabayad ng bills and marami pa pong iba. Hindi. Natrabaho lang araw-araw sa construction. Minsan po, mga umaga, sandit lang, sasayaw-sayaw. Yung umaga, lumalabas, mamalengke. Posible rin pagmulan ng iba pang mas malalang sakit gaya ng stroke at sakit sa puso ang physical inactivity. Dumami anya ang bilang ng mga nakakaranas ng stroke at namamatay sa heart attack sa nakalipas na 2 taon. Maaari rin makaranas ng depression o anxiety ang isang kulang sa ehersisyo. Hindi rin paggalaw can also cause mental health problems kasi hindi nakaka-release yung endorphins, which is the happy hormone.
Ayon kay Dr. Liechon, dapat may 30 minutong ehersisyong ginagawa ang isang individual kada araw. Dagdag pa nito, mas humahaba at maganda ang kalidad ng pamumuhay ng isang taong may sapat na ehersisyo, tamang pagkain at syempre ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, takot po ba kayo sa ipis? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit, kung kailan kayo tatakbo, tsaka naman tayo hahabuli ng mga ipis? Nananadya ba yung mga ipis? Ang totoo niyan ay oo. Ayon po sa mga eksperto, ito ay defense mechanism ng mga ipis. Hinahabol tayo ng mga ipis upang takutin tayo. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili dahil wala naman po silang pang-depensa gaya po ng ibang insekto na may lason, may claws o ano paman. Alam na mga ipis na takot po tayo sa kanila kung kaya't sinasamantala po nila ito ayon sa mga eksperto. Nararamdaman ng mga ipis ang nangyayari sa paligid at kung nakita nila na may banta sa kanilang buhay, naghahanap po ito ng lugar na tatakasan bago tayo habulin at takutin. Posible rin na ang isang ipis ay lumipad papalapit sa atin. The same reason is para takutin tayo at makatakas pagkatapos nating tumakbo. Pwede rin na ang ipis ay dumapo sa atin mismo upang gulatin po tayo. Defense mechanism din nila ito upang makasurvive. Kung inyong papansin, mabilis kumilos sa mga ipis. Yan ay para mabilis din makatakas sa banta sa kanilang buhay. So alam nyo na kung bakit nang hahabol ang mga ipis. Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na, Monica, ang pinakinintay ng ating mga live viewers sa YouTube at Facebook. Mga osiserong Pinoy. Mga osiserong Pinoy. At ito po ang napili nating comment mula kay Sonito Vargas. Sabi niya, tama po desisyon na yan ni President BBM. Voluntarily na lang ang pagsusuot ng face mask. Na sa tao na yan, kung may symptoms ng COVID, dapat mag-face mask. Ayun. Oo. Kasi binalita natin kanina na maglalabas ng EO si Pangulong Marcos tungkol nga sa voluntary face mask na lang. Oo, sa mga indoor settings. Sa mga indoor settings. So, hindi pa natin alam kung kailan exactly, pero soon siguro, no? Maririnig na natin yan. Oo, kaya sabi nitong ating nag-comment si Sito, eh, pag ikaw may sintomas, kagaya na halimbawa, sinisipong ka, may ubo ka, ikaw na ang magkusa na mag-face mask. Paano yan? May sipon din ako ngayon. Pwede bang mag-news nang naka-face mask? Pero opo, ingat na rin. Tsaka doon sa mga hindi pa vaccinated, ano, siguro samantalahin nyo hanggat may nag-o-offer pa ng libreng bakuna. Mahal na yan kapag yan na may bayad na. Mm-hmm. So samantalahin po natin, magpabakuna na rin tayo. Ito naman po sa issue ng crime rate sa Pilipinas. Nagkomento naman si Francisco De Torres. Ang sabi niya, mas bababa po ang trend ng crimes dito sa Pinas kung may mahahatulan na mga malalaking personahe na involved sa mga krimen. May punto naman. Totoo yan. Tama yun. Pagka nakikita ng tao na meron talagang napaparasahan at dahil napatunayan na siya may pananagutan, eh talaga namang kumbaga nakaka-boost yun sa ating mga netizens at sila mismo ay kumbaga gaganahan ding mag-report sa mga otoridad kung may nakikita silang mga issue tungkol sa krimen. Tama. At saka lalo nga yung sinabi niya, no, kung parang hindi double standard, mahirap, mayaman, may impluensya, may connection o wala, kung napaparusahan ba sa may sala, siguro mas mabuboost ang moral at tiwala ng tao sa hustisya sa ating bansa.
So maraming salamat, Bernard. Sinamahan mo ako ngayong hapon. Maraming salamat sa pagkakataon, Monica. Oo, at maraming salamat din po sa ating mga usaserong Pinoy ngayong gabi. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, Versikulo 10, na nagsasabi, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.